Pero dito sa lineup ng administration, technically malalakas lahat 'to, may mga brand eh, no? Parang wala akong makitang ano rito mahina eh. Kasi miski si Benhar Abalos, no? Talagang ano 'yan. Hindi ko siya nasabing trapo yung pangalan niya, no? Yun. Pero sa Mandaluyong, 'di ba? Talagang sila yung dinastiya diyan. At saka kilala yung Abalos, yung Villar, at saka SILG. So may makinahanap. So hindi kailangan ano no, hindi ba necessarily applicable or a necessity yung dumikit yung ibang mga kandidato rito sa bawat isa? Kumbaga, mangampanya na magkakasama, pwede silang kumilos ng ano, isa-isa, tama ba? Well, dahil hindi yan makakasama, hindi yan makakasama sa lahat ng lugar dahil ang laki ng Pilipinas. Usually hahatiin yan sa dalawang grupo. Halimbawa, yung isang grupo nandun si Erwin Tulpo. Sa isang grupo nandun si Tito Soto. No, yung dalawang malalakas. Tapos ihahalo na yan, imi-mix na yan, no? Pero ang isang problema kasi diyan, usually yung last six, pag hindi sila nakakasigurado, halimbawa, may kalaban sila na oposisyon na may malakas din na dalawa, tatlo, usually yung last six na yan, naglalaglagan yan. No? Naglalaglagan yan. No? Meron niyang sarili, lalo na ngayon sa panahon ng social media, hindi ako magugulat na yung mga troll farms ng iba dyan ay pababa natin nila doon sa iba nilang kakampi. Yung iba nila meron palang ganon? May troll farms pala yung mga kandidato? Oo, so, lahat dyan meron. No? Lahat dyan meron. Lahat dyan meron. Oh, tapos saka ko doon. Teka lang, hindi pa ako nakaka-recover sa revelation na 'yan. Meron pa lang ganoon. I didn't know. Kaya hindi rin ako magugulat na merong maglalaglag kay Amy. No? Doon sa si central. Doon sa Central Command. Dahil sa Central Command, I'm sure may mga galit. May mga galit na binabanatan yung principal. May mga galit na binabanatan yung pinsan. May mga galit na binabanatan yung first lady. Yung mga galit na yan, na humahawak ng makinarya, hindi naman sila buong-buong magpapatakbo ng makinarya. Yung mga operators, yung mga ground troops, yung mga loyalists. At itong mga loyalists, may mga sama ng loob yan, halimbawa sa isang katulad ni Amy, na binabanatan yung kanilang lodi, na binabanatan yung kanilang principal. Eh, hindi ako magagal na magugulat na isasabotahe yan. No? Pero hindi ba magre-reflect? Hindi ba magre-reflect badly yun kay BBM na sarili mong kapatid, pareho na kayo ng apelido, ni hindi mo maitawid para sa pangalawang termino? Well, iba kasi yung kasama sa slate si Amy dahil Marcos siya, ibang usapin yung dulo kung sino ang mananalo. No? Dahil nga, ang mahalaga naman kasi dyan, at least siyam o sampu dyan ay maipanalo ng administrasyon. No? Yun yung tinatawag nating referendum on the government. With 9 to 10, okay na yun. No? Okay na yun. Okay lang na may dalawang malaglag. No? Okay lang na may dalawang malaglag. Kaya kung sakaling malalaglag si Amy, pero 10 naman ay lulusot, tingin ko ay hindi yan reflection dun kay Bongbong. Baka nga magpaduran-duran pa yung iba dyan eh. Nako. Teka, bago ko tanongin si Alan, no? So mukhang sa inyong pagbasa, Senator, parang baka mapunta sa mababang pwesto itong si ano, si Amy Marcos. Pero let's see. Yes. Anyway, yung bandang siya, pero pwede ring mahulog, no? Pero kung tatansyahin nila 'yan, political statement na siya ay maging number 12. No. pero dahil ikaw kasi ay nasa number 12, hindi mo sigurado kung ikaw ay pwedeng maging number 13 o number 14. May mga bagay na hindi mo makalculate. At 'yan yung huling dalawa. Tsaka pinaka-frustrating diyan yung nagna-number 13. Parang si Binay last time, 'di ba? Mm-hmm. Alan, dito sa ano, kung ikaw yung magraran ng campaign na ito, dito sa 12 ng bagong Pilipinas lineup, sino sa tingin mo yung nangangailangan ng pinaka alalay? Wow! Talagang no holding back, ha? Bakit? Napaka-inosente ng tanong. Alam mo naman, wala tayong kamali-mali siya rito, no? Napaka-naive natin dito, eh. Well, definitely, ibabase ko sa surveys. That's the safe answer. I think you would need the weak leg, so to speak, are si D.S. Camille, si Senator Tol, yan, medyo yan yung mga outliers. And maybe Abby Binay, si Mayor Abby.
Ah, talaga. Dahil syempre iba yung city mayor. I mean, VP Jojo Binay was an outlier. Tsaka ang ginawa niya sinister city niya lahat eh. And with that promise of ganito kami sa Makati and si Nognog. I don't know if you remember that campaign. By the way, sa mga manonood natin, I'm not saying that in a detrimental way. That truly was his campaign. Oh, ginamit niya 'yon. Yung insulto sa kanya, ginamit niya to his advantage. Yes. So that was really disruptive. So tingin ko ang mga kailangan ng push dyan are really, ayan na naman, ano ba yan? Ang mga kailangan ng mga kandidatong nangangailangan itulak ay sina D.S. Camille, si Mayor Abby Binay, at si Senator Francis Tol Tolentino. How about Abalos? Mighty Machinery Sen eh, SILG eh. Pero di ba Alan sa Senate malakas diyan ang air war eh. Di ba? Malakas diyan kasi is brand eh, di ba? So yes. Yung machinery mas pang presidential election 'yan eh. Di ba? I would agree. Sa Senate it's a 20-30% machinery eh. Pero 70% talaga diyan is air war. Retail votes talaga. Yeah. I think he's let's face it, he's a fit, strapping SILG. He cuts an impressive figure. So tingin ko madaling i-brand. Ah, talaga. Yung merong pecs and biceps at meron siyang mga boxing videos, ha. Naka-fold yung sleeves, boss, naka-fold yung sleeves. Hindi ka maano doon eh. I mean, once you see the biceps, that's it. You're sold. Iba talaga pa naka-muscle shirt, no? Pero Alan, kailangan nyo patuluan paano sumuntok. No comment, Sen. The punching bag does not punch back. Ako may comment. Kasi meron siyang someone is holding the mitts for him sa video. Pasensya, nakikita ko po eh. Siyempre, bilang is observer, I'm entitled to my own opinion. Sek, medyo huwag masyadong gigil pag nagmi-mits, no? Huwag nyo isipin yung kaaway nyo sa politika. Relax lang, di ba? Yung suntok dapat galing sa hips eh. Medyo arm punches yung ginagamit niya. Sobrang gigil. Maybe transition from boxing to Jeet Kune Do. Meron tayong kilala na magaling mag JKD, di ba? Na really fast on their feet and you know, lightning fast strikes and spinning attacks. Napapanood ko minsan sa ano. Magaling na magaling. Sino yun? Ramon Zamora? Sprockenheit. wala na relate dito sa viewers. Which by the way is not a real word. Para lang sa mga manonood, ano, yung Sprachenheit, wala pong salitang ganyan sa German, sa Aleman. Yan yung minsan problema sa masyado magaling eh. Wala nang lalaban eh. Ang gagawin na lang, babarili na lang. Indiana Jones. Teka pala. Yung Binay kasi medyo napaisip ako rin sa sinabi ni Alan, no? Yung Binay, no? Pero kasi hindi pa ba umabot yung Binay brand in such a level na pang-national na medyo comfortable na yung mga tao doon sa brand na yun? Kasi yung tatay naging vice president na, tapos Nancy, senador, tapos ito Abby. Tapos pangalawa, didikit ko na yung tanong, magiging issue kaya kay Abby Binay na magkaaway sila ni Nancy doon sa paggamit niya ng Binay brand sa pag-iikot sa Pilipinas? In fact, that is a fantastic point, no? A very, very, very good question to ask. Sa tingin ko, it is precisely because of her familiar relations na baka her brand is not strong enough na baka tamaan pa siya ng kamag-anak baggage na puro Binay na lang. May Nancy Binay na dyan, huwag na tayo magpasok ng iba. Baka that might even work to her detriment. Again, I have nothing against Mayor Abby. I think she's a fantastic mayor, if I'm being honest. E, paalis na si Nancy eh, di ba? Outgoing na siya. Paalis na. So parang, well, again, Mayor Sen Nancy, wala rin ako masabi kay Sen Nancy. That was a great redemption arc from Sen Nancy. Frankly, she surprised me. Her performance in the Senate surprised me. I agree. But let's see if that Binay brand will still cut through the more established gargantuan brands. Actually, baka nga mag-agree pa ako dun sa point ni Sen na baka nga si
si Mayor Benhur pa yung si SILG Benhur pa yung baka also one of the candidates that needs a push.